sa pagsagot sa mga problema tungkol sa plain mirror, kailangan nating gamitin ang ating mga natutunan sa law of reflection at sa geometric optics. Isang halimbawa ng problema ay may isang bata na may taas na 1.24 meters. Ano kaya ang pinakamaliit na salamin na pwede niyang gamitin upang makita niya ang kabuuan ng kanyang imahe? Kung may sukat na 0.09 mula sa kanyang mga mata hanggang sa kanyang tuktok. Una, gumamit tayo ng incident ray mula sa kanyang tuktok. Tatama ito sa salamin at magre-reflect alinsunod sa law of reflection at magkakaroon ng apparent path of ray. Kasunod ay ang incident ray mula sa kanyang talampakan. Tatama ito sa salamin at magre-reflect alinsunod sa law of reflection at magkakaroon ng apparent path of ray. Sa mga apparent path of rays, mabubuo ang imahe ng bata. Ang bahagi ng salamin na kailangan lamang para makita ang buong imahe ng bata ay mula rito hanggang dito. Kaya ito lamang ang bahagi ng salamin na kailangan natin. Upang makita ang sukat nito, alamin natin ang sukat ng bahaging ito ng salamin. Dahil gumamit tayo ng law of reflection, ang bahaging ito ay kalahati ng 0.09 meters. 0.09 meters divided by 2 equals 0.045 meters. Alamin din natin ang sukat ng bahaging ito ng salamin. Dahil gumamit tayo ng law of reflection, ang bahaging ito ay kalahati ng 1.15 meters. 1.15 meters divided by 2 equals 0.575 meters. Ang 0.045 meters plus 0.575 meters ay 0.62 meters. Kaya ang pinakamaliit na laki ng salamin para makita ng bata ang kanyang buong imahe ay 0.62 meters. Pansinin natin na kalahati ito ng kanyang taas. Ang taas naman ng salamin mula sa sahig ay kalahati ng 0.15 meters. Kaya dapat ang pinakaibabang bahagi ng salamin ay nakalagay 0.575 meters mula sa sahig upang makita ng bata ang kanyang buong imahe sa salamin. Baka sabihin ng ilan na kahit sobrang liit pa ng salamin ang gamitin, basta ilalayo lamang ito, ay maaari nang makita ng bata ang kanyang buong imahe. Subukan nating ilayo yung bata sa salamin. Kung gagamitin natin ang law of reflection, ganun pa rin ang makikita ng bata sa salamin. Mananatiling kalahati ng kanyang taas ang kinakailangang laki ng salamin upang makita niya ang kanyang buong imahe sa salamin. Isa pang halimbawa ay ilayo natin ang bata ng 2.00 meters mula sa salamin. Ang taas ng kanyang mata mula sa sahig ay 1.15 meters. At ang pinakaibabang bahagi ng plain mirror ay nasa 0.40 meters ang taas mula sa sahig. Ano kaya ang horizontal distance sa sahig mula sa tapat ng salamin ang makikita ng bata na magre-reflect sa salamin? Gumamit tayo ng incident ray na maaaring tumama sa pinakaibabang bahagi ng salamin at magre-reflect alinsunod sa law of reflection. Hanggang sa bahaging ito ng sahig ang makikita ng bata. At gaano kaya ito kalayo? Gamit ang law of reflection, ito ang angle of incidence at ito ang angle of reflection. Kailangan muna nating makuha ang value ng mga ito. Mayroon tayong triangle dito. Ito ay may sukat na 2.00 meters. At ito ay may sukat naman na 1.15 meters. Upang makuha ang sukat ng bahaging ito ng triangle,
ay ibabawas natin ang 0.40 meters sa 1.15 meters. Ito ay 0.75 meters. Gamit ang kaalaman natin sa trigonometry, ang angle of reflection ay tangent raised to negative 1 times 0.75 meters over 2.00 meters. At yan ay 20.6 degrees. At dahil ang angle of reflection ay equal sa angle of incidence, ang angle of incidence ay 20.6 degrees din. Upang makuha ang value ng x, kuhanin natin ang value ng angle na ito, na tatawagin nating angle alpha. At dahil right angle ang 20.6 degrees at angle alpha plus 20.6 degrees equals 90 degrees. Ang angle alpha ay 90 degrees minus 20.6 degrees. Ito ay 69.4 degrees. Gamit ulit ang trigonometry sa triangle na ito, tangent 69.4 degrees equals x over 0.40 meters. Ang tangent 69.4 degrees ay 2.66. Ang x ay equal sa 2.66 times 0.40 meters. Yan ay 1.06 meters. Ang x ay 1.06 meters. Ito ang layo ng sahig mula sa tapat ng salamin ang makikita ng bata sa plane mirror. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!